Magtatagal pa ang mga nararanasang aftershocks sa bahagi ng Mindanao. Ito ang babala ni FIVOX Director Teresito Bakulkul kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Surigao del Sur noong Sabado, ikalawang araw ng Disyembre. Sa datos ng FIVOX, nakapagtala na ng 1,554 aftershocks hanggang kaninang alas 3 ng umaga kung saan pinakamalakas na nairecord ang magnitude 6.6 na lindol. Medyo tatagal to. Again, sinasabi namin this would last for several days to several weeks. And so far, yung aftershock count na buhan natin, na record natin as of 3 a.m., meron tayong 1,754 aftershocks. Hindi pala 600, ha? Malakas is 6.6. Hindi na pala 1,554. 1,000, Director, pakiulit, 1,554. As of 3 o'clock. Yes, as of 3 o'clock. Samantala, isang buntis ang napaulat na nasawi sa Tagum City, Davao del Norte matapos mabagsakan ng gumuhong pader ng kanilang bahay. Habang apat naman ang naitalang sugatan batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Iba yung pag-iingat naman ang paalala ni FIVOX Director Bakulkul sa ating mga kababayang patuloy na nakararanas ng pagyanik. At itinuro rin ito ang isang hakbang na maaaring gawin upang malaman kung ligtas ang tinitirhang lugar. Yes, may fault finder kami. Makikita natin doon kung ano yung kung saan yung places ng active faults natin at kung malayo ba or malapit or on top of an active fault yung bahay ninyo. Ayan. And tama po tayo, house safe is my house. Up, series of questions yan, 12 questions, and then you just have to answer these questions. And then at the end, malalaman mo if your house is earthquake resilient or not. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News!